So what's up mga homies? May bago tayong project ngayon. Ang project natin is Raptor na ginawang F-150. So yan. So itong kotse na to, makikita nyo na sa mga car show. So gawa to ng ibang shop. Ang pinagawa dito sa amin, syempre yung specialty namin, yung mga exhaust. So dito, gumawa tayo ng HKS muffler tip na dalawa, kinabitan natin. Tapos ito yung pinaka-exhaust niya. Yan. Papakita natin. Kung makikita nyo to, 4x4 to. Na ano to, Raptor. So, ayan siya. So, nilagyan natin ng exhaust. Yan. Tapos, naka-muffler dito siya. So, ito yung nag-serve na pinaka-resonator niya at muffler niya. So, sa mga diesel, ganito ang mga setup namin. Ito yung tamang exhaust. 2.5 pipings lang. Huwag masyado malaki. Kasi baka mag-lose power. So, ang nire-recommend namin is 2.5 lang. Tapos dito, siyempre, ang downpipe dapat is 3 inches. Flexible pipe para sa vibration. So, para saan ba ang flexible pipe? Sa flexible pipe, ang ginagawa niya, ina-absorb niya yung vibration. Tsaka siyempre, ito yung protection ng mga exhaust na ginagawa natin. Pag walang ganito, madaling maputol ang exhaust. Kasi na-tense yung exhaust natin. Kumbaga, madaling maputol. Hindi kagaya pag may ganito, naglalaro siya. So, ang purpose ni flexible pipe, sa vibration at pampatibay ng exhaust system natin. Itong project namin na to, nilagyan din namin ng front mount intercooler. So, ipapakita namin sa inyo ngayon. So, syempre, nilagyan natin siya ng intercooler. So, ito yung intercooler na kinabit natin. Nilagyan natin siya ng 22 by 9 inches na intercooler. Mas malaki compared dun sa dati. Yung dati kasi plastic, yung ngayon, aluminum na. So, yung mga goma na to, dahil madaling maputol yan, pinalitan na rin natin. So, ang ginawa na natin siyang stainless. Bakit natin ginagawang stainless? Kasi si stainless, mas madaling i-repair compared kay aluminum. So, itong si stainless, mas matibay din, mas makapal compared sa mga aluminum na nabibili natin. Dahil ito, 1.5 yung kapal, yung mga aluminum, almost 1.25 lang. Kaya mas nirecommend ako itong stainless. Medyo affordable siya at mas matibay siya. Okay? So, ito na siya. So, dito sa Notorious, ang ginagamit namin, gumagamit kami ng mga T-clamp para mas matibay. Hindi kami gumagamit ng mga clamp lang. So, gumagamit tayo ng T-bolt, T-clamp. Yan. Tapos, syempre, naka-bracket yan para walang masyadong vibration. Tapos, syempre, ito, iniiwasan natin magkaroon ng boost leak. Ano ba ang boost leak? Ang boost leak, ang ano kasi nyan, pag kunwari ito, nahugot, natanggal, nagkakaroon siya ng leak. So, pagka nagkaroon siya ng leak, babagal yung kotse. So, dito sa Notorious, iniiwasan natin niya na magkaroon. Kasi meron kami mga machine na galing Wakanda. Hindi, joke lang. Meron kami machine na para hindi siya matanggal agad. Nilagyan namin siya ng mga ring para tawag dito. Para hindi kagad matanggal yung mga intercooler pipes namin. So ipapakita namin sa inyo ang trade secret namin. Kaya lang, pag pinakita namin yung trade secret namin, hindi na secret yun. So nakita nyo? Ayan. Ito, galing pa to sa Wakanda. Eh, mga vibranium yan. Ito, mga tikawakanda ito, mga tiyan. So, yan. Iniikot natin. So, yan. Nakikita nyo? So, medyo mahirap iikot yan. Di ba? So, pag iniikot natin, mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng labi. Di ba? So, pag may labi siya na ganyan, pag nilagyan natin ng coupler, hindi siya basta-basta matatanggal. Kasi, meron siyang labi. Di ba? So, yun ang purpose natin. Yan, no? Para pag nilagyan mo ng coupler dyan, dito, hindi siya kagad mahuhugot. So, yun yung trade secret namin. Kaya lang, dahil sinabi na namin, hindi na siya secret, di ba? So, yun. So, ngayon, balik tayo dito. Mahaba-habang vlog to, man. So, eto na siya. So, eto na yung pinaka-finished product. So, yan. Di ba? Kasi sa sobrang lakas ng pressure niyan, maaring matanggal yan pag wala yan labi. Pag wala yung ring na para dumikit dyan. So, ganoon ang ginagawa dito sa Notorious. At syempre, lagyan din natin siya ng air intake para mas bumilis siya. So ngayon, bubuin na natin to para makita nyo na kung ano mong finished product.
kasama natin si Sir, tested na natin yung iba ba yung power sa iba. Power. Medyo gumaan, di ba? Sabi, bigat pala nito, no? Bumilis ba, Sir? Kesa nung una. Oo. Ayan, titestin na natin. Yun. Medyo bumilis siya, pero humina rin yung preno. Bigat kasi. Bigat na, Sir, no? Bigat na. Pero ramdam mo yung bigat, no? Ramdam mo yung bigat. Nag-improve ba? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako, boss, sa modification na ginawa sa kotse ko. So, wala akong masabi. 100% recommended. At is satisfied si boss.